ko siya favorite, pero ang gusto ko lang kasi parang kinukulang na ako sa dugo. Ano tawag? Kasi ayun nga guys, kikwento ko lang sa inyo. Ay welcome back again to my channel. Ayan, since kagigising ko lang na naman again and again. Ayan, wala na akong ginawa kundi matulog ng matulog. Ano ba yan? Actually, itong vlog na to ay planado. Bakit planado? Kasi nga, yung gagawin natin ngayon ay yun, nandun na sa kitchen. Ano daw? Ayun, ang gagawin natin ngayon ay magluluto na naman tayo dahil hilig ko ang magluto. Ayun, tara, samahan niyo ako. But wait, bago yan guys. Ayun, alam ko na miss niyo ang aking vlog, char. No, miss, ano ka famous, char. Hindi. So yun nga, since hilig ko nga magluto, so yung luto natin for today ay medyo hindi siya kakaiba. Normal na rin, kasi sa iba tinatawag nila tong adobo. Pero ako, gagawin ko siya bistek na atay ng baboy. Ayan. Version ko to ha, pero sana may matutunan kayo kahit pa paano. Kung meron man na mali sa ginawa ko, eh, choice ko na yun. Char! So, ayan na nga, hanap tayo sa kitchen para upisahan natin ang ating lulutuhin dinner. Ayan, mag-prepare muna ako guys. Amazing!
So, ayun na. Ito, nakasalang na yung ating paglulutuan mo tayo. Kailangan din mo nang mag-gisa ng konting bawang at saka ng sibuyas. Wow! Okay, natin, aalisin natin. Tapos, maglalagay na tayo. Kailangan natin mo nang lutuin yung tayo. Kahit ko, kailangan siya mag golden brown. Wow. Isin na natin para sa mata. Sarap talaga pag habi mo magluto, no? Kasi hindi mo na kailangan antay nung magluluto para sa'yo. Aantay mo na lang yung pagbili. Ayan, medyo golden brown siya. Lagyan natin kung... Wow! So ayan, may since may oil pa siya na konti, hindi ko na siya lalagyan kasi ayoko rin na masyadong mantika. Hindi siya mabuti sa kalusugan pag maraming mantika. So, nalagay ko na yung first batch ng atay, tapos, then, gagawin natin, since para lumasok siya, gagawin tayo ng white pepper. Yan, dapat. Wow! Kabilang side, okay? Tapos, dapat ang atay, hindi mo siya ganun lutuin ang gusto, kasi nga, pag toasted siya, matigas. So, kung gusto maging tender yung pagkakaluto, kailangan, hindi siya gaano luto kapag inuuna mo pa lang siya. Mamaya mo na siya maluluto ng husto. Kasi kailangan siya i-fry kahit pa paano.
After 1 minute, pwede na siyang stirring. Ganyan lang siya. Pass pepper ulit. Medyo marami yung mga ganyang pepper dito kasi mas masarap kung mas maraming pepper. So, hindi na ako gumamit ng sili or tangipang tangang. Ito na lang. So, kung gumamit man ako mamaya ng sili, siguro sa pagkain lang mamaya ng sili. So, wala natin yung at the first batch. Second batch, guys. Same procedure, ha? Lagyan mo rin siya ng pepper. Gumamit ako ng white pepper, guys. Ayan. Ayan. Kasi sabi nila, mas sustansya daw ito. Mas okay sa pepper. So, ito yung first batch. Ayan. Ayan, guys. Wow! Ayan, makita niyo, may dugo-dugo pa siya. Kasi hindi pa siya lutong-luto. Ito yung masarap kainin, pero pinaka madali lutuin at pinaka mura. Kano lang nabili ko sa Atay, di ba? 5 dirhams. Tapos ko so, lang. Siguro mga around 10 dirhams sa kailang mula. Yung talibin. Wow! So, good for up tao na din. Di ba? Sulit. Kasi kami lang wala kami kumakain sa room. Wow, arte. Sa room. Kasi dalawa lang kami kumakain dito. So, ginawa namin dinner chop ang breakfast or lunch na namin. Kasi, wow! Iba pa sa kami kumakain mga around 11 na ng gabi. Tapos, syempre pag-ising namin, matulog kami mga 2 a.m. So, lunch na siya. So, yun. Kailang beses na kumakain sa kami. Sa pag-dati siya, lagyan na siya na pepper. Yung pang third batch natin, yun yung second batch. So, mainit na mainit ha. Fresh na fresh. Wow! Lagyan din natin siya ng pepper. Ayan. Harap at likod siya ha. Ayan.
sarap. Iba po yan. Ayan. Kung mapapansin mo yan, guys, wala na siyang ganong mantika. Kasi nga, hindi ako lagay na maraming mantika. Mamaya pag-igisa, maglagay tayo ng kahit konti. So medyo patapos na tayo, magigis na lang tayo guys. After nito, finish na tayo! Yay! So ayan, medyo maluluto na siya. Ayan. So tulad ng sabi ko kanina, nag-gisa na ako ng bawang, tapos nilagyan ko yung hatay, tapos nilagyan ko siya ng tubig, then konting toyo, yung pepper mamaya ako nilagay, so nilagyan ko na siya ng magic syrup, syempre para sobrang pagkain natin. Tapos nilagyan ko na rin siya ng lemon instead of vinegar. So pag nilagyan mo na siya, huwag mo na siya makalagay ng sa maluto na yung vinegar, ay yung vinegar, anong vinegar? Yung lemon. So yun, hanggang sa maluto siya. Tignan natin siya. So ano kaya magiging kalabasan nito? And ito na po siya, nilagyan sa isang lagayan. Hindi ko siya pwede mayroon kasi ayan, bakit dito ko siya nilagay? Kasi mamaya pa kami kakain ng dinner. So today, anong oras na ba? 6 PM pa lang po dito. So mamaya pa kami kakain ng 11 or 10 PM pagdating ni Kuya. Since dalawa lang naman kami, kasya na sa amin. Kung natatandaan yun simula natin sa umpisa, nag-gisa ako ng bawang at sibuyas. So, pam-plating ko siya. Ayan o. Lagyan na natin siya dito. Ayan. Amazing! Ayan na. So, since na-plating ko. Finish na siya. Wow! Ayan guys, ang sarap na. So, yan yung tinatawag guys na bistik ng atay ng baboy. Thank you for watching. Stay tuned lang guys ha. Wow! So, yun, tapos na siya. So, sana masarap ang lasa. Sure. At tikma ko na siya, masarap na. So, since kulang nga tayo sa dugo, kaya so, yan. Thank you for watching guys. I hope na may natutunan kayo sa pagluluto ko. So ulitin ko itong version na to. Wow! Version na, pero correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. So yun. Kaya mga ka-char-char, nakatapos na naman tayo ng ating pagluluto. Ayan. So it's time na para maglinis naman. Kasi marami tayong kahalat. Makita nyo yun. So yun guys. Thank you guys. Thank you for watching. Ayan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe na rin sa aking YouTube channel. So, alam niyo naman kung ano plano mo dito sa aking channel. So, I'm hoping na support ka. Wow! Yun lang. Thank you, guys. I love you all!